Magandang araw mga bata! Panibagong aralin muli ang ating pag-aaralan. Handa na ba kayo? Pero bago yon, nais kong kumuha kayo ng malinis na papel at panulat upang magamit ninyo sa paglilista ng mahalagang detalye. Nais kong isulat ninyo ang mga makikita ninyong salita na nakasalungguhit. At maghanda siyempre kayo para sa mga katanungan matapos nating basahin ang dialogo. Maaari ninyong i-pause ang video ito habang kumukuha kayo ng papel at panulat. Oh, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ay simulan na natin ang aralin. Basahin natin ang usapan ng mag-amang Joris at Tatay Cardo. Tay Cardo, ang dami na pong basura sa likod bahay. Itapon na po natin ang lahat ng yon. Joris anak, tandaan mo, hindi lahat ng basura ay basura na. May mga basura na maaari pa nating pakinabangan. Matutulungan pa natin si Kapitan na maging maayos ang ating paligid. Hala, tulad po ng ano? Halimbawa, ang mga bote. Maaari pa natin gamitin ito pandekorasyon tulad ng florera at iba pa. O di kaya, ibenta natin. Ginagamit din ang mga lumang gulong at lata bilang taniman ng mga halaman. Kulayan lang ito ay tiyak nagaganda ang ating paligid. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng aking magulang ng wastong pagre-resiklo ng mga basura. Kaya ituturo ko naman iyan sa iyo. Oo nga po, naaalala ko na. Gawa sa mga boteng plastic yung parol sa aming paaralan. Pinakolekta kami ng mga guro namin ng boteng plastic mula Hunyo hanggang Disyembre. Tuwang-tuwa po kaming magkakaklase sa aming naipon. Pinagtulungan namin lahat ang pagbuo ng parol na iyon. Mahusay! Buti naman kahit paano ay naging bahagi ka ng gawain ninyo sa klase ang pagre-resiklo. Ano po ang pagre-resiklo? Ito ang proseso ng pagbubukod ng mga nabubulok at hindi nabubulok. Ang mga bagay tulad ng plastic, gulong, bakal at bote ang mga bagay na hindi nabubulok at ilalagay natin sa bukod na lagayan. Samantalang ang mga balat ng prutas at gulay ay nabubulok, maaari natin gamitin bilang pampataba ng lupa ang mga nabubulok. Samantalang ang mga hindi naman ay lilinisin natin at gagamitin bilang pandekorasyon at pwede rin ibenta. Ay, ang galing po pala. Marami pong salamat, Itay. At dyan natatapos ang usapan ng mag-ama. O mga bata, alam ko namang nagustuhan ninyo ang ating binasa. Ngayon naman, ay balikan natin ang mga salitang may salungguhit. Ibigay nga natin ang mga salitang may salungguhit. Ang mga salitang may salungguhit ay Tatay Cardo, Bote, Joris, Pandekorasyon, Basura, Florera, Kapitan, at Gulong. Basahin nga natin muli. Tatay Cardo, Bote, Joris, Pandekorasyon, Basura, Florera, Kapitan, Gulong. Narito pang ibang mga salitang may salungguhit. Lata, bata, taniman, magulang, halaman, plastik, paligid.
Parol. Ulitin nga natin. Lata, bata, taniman, magulang, halaman, plastic, paligid, parol. Magaling! Paaralan, guro, Hunyo, at Disyembre. Ulitin natin. Paaralan, guro, Hunyo, at Disyembre. Ano ang tinutukoy ng mga salitang ito? Magaling! Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Ulitin natin, basahin natin ng sabay-sabay. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Kung ang mga salitang ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari, ano ang tawag natin sa mga ito? Tama! Ang mga salitang ito ay tinatawag nating pangalan. Ulitin nga natin, basahin natin ng sabay-sabay. Ang mga salitang ito ay tinatawag nating pangalan. Tandaan mga bata, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Ang pangalan ay may dalawang uri. Una ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ano ang pagkakaiba ng pangalang pantangi at pangalang pambalana? Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Tandaan, tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Halimbawa, Kim, Brownie, Pasko, Rizal Park, at Monggol. Kim bilang pangalan ng tao, Brownie bilang tanging ngalan ng isang aso o hayop, Pasko bilang tanging ngalan ng isang pangyayari, Rizal Park, tanging ngalan ng isang lugar, Monggol, tanging ngalan ng isang bagay. Pangalawa ay ang pangalang pambalana. Tumutukoy ito sa karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, at pangyayari. Halimbawa, upuan, bata, lapis. Upuan bilang karaniwang ngalan ng isang bagay. Bata, karaniwang ngalan ng isang tao. Lapis, karaniwang ngalan ng isang bagay. Mayroon tayong apat na kasarian ng pangalan. Panlalaki, pambabae, walang kasarian, at ditiyak. Panlalaki ay tumutukoy sa pangalang ukol sa lalaki lamang. Halimbawa, Luis, Joseph, Pedro, at Juan. Pambabae naman kung ito'y tumutukoy sa pangalang ukol sa babae lamang. Halimbawa, Maria, Agnes, Leticia, at Blossom. Walang kasarian kung ito'y tumutukoy sa mga pangalan ng mga bagay na walang buhay. Halimbawa, pambura, lapis, papel, at upuan. Ditiyak kung ito'y tumutukoy sa pangalang hindi tiyak ang kasarian, katulad ng anak, kapatid,
doktor, abogado, o pulis. Ang anak, maaaring ang anak ay babae o lalaki. So, hindi natin alam, hindi natin tiyak. Kapatid, maaaring ang kapatid mo, babae o kaya lalaki. Ganun din ang doktor, abogado at pulis. At dahil alam kong naintindihan na ninyo ang pinag-usapan natin, narito ang mga gawain ninyo sa araw na ito. Isulat ang mga pangalang ginamit sa kwento at tukuyin ang kasarian ng mga ito. Magtala ng 10 pangalan at gamitin ito sa pangungusap. Gumawa ng maikling dialogo gamit ang mga pangalan. Maraming salamat! Hanggang sa muli!